Magandang buhay mga kabukid! Para sa vlog na ito, magfa-farm visit ulit tayo. Pupunta ulit ako sa napakalawak na bakahan ni Kaado. Kung maalala nyo, na-vlog ko na yung pinakamalaking baka na alaga nila. Umabot daw ng 150,000 pesos ang presyo ng bakang iyon. Kung hindi mo pa napapanood ang vlog ko ngayon, pwede mo i-check sa YouTube channel na ito. Pero sa video na ito, gusto kong ipakita sa inyo yung napakalalaking mga bisiro na malapit ng ibenta sa farm ni Kaado. So halina't puntahan ulit natin ang napakalawak na bakahan na ito. Mula dito sa gate, makikita natin yung napakalawak na farm ni Kaado. Dito sa loob nito, gumagala yung lampas 50 heads na mga baka. Malayo pa lamang ako, nakikita ko na agad yung napakalalaking mga inahing baka na kasama ang kanilang mga bisiro. Kaya pala sila nakatingin sa gate, eh nandyan na pala si Kaado, ang may-ari ng farm na ito. Sa malapitan, makikita talaga natin na napakalalahi ng mga baka dito. Mula sa mga inahing baka na mayroong mahahabang mga katawan, malalaking paa, malalaki at mahahabang tenga, mahabang buntot, ilan sa mga qualities na hinaharap talaga ng mga magbabaka o mga nag-aalaga ng mga baka. Hindi lang ganun katataba yung mga baka kasi nagkukulang na daw yung mga damong nakukuha nila sa sobrang init ng panahon at medyo matagal na ding walang ulan. Isa tong baka na to sa mga nagustuhan ko. Babae na 5 to 6 months pa lang. Pero hindi pa daw to pang benta. Kaya hindi tayo nabigyan ng presyo. Pero sa estimate ko, kung bibilin to sa Padre Garcia, mga nasa 30 to 40,000 yung ganitong baka. Isa sa mga rason kung bakit nagustuhan ko tong baka na to eh dahil sa tenga niya, double ear siya. Isa sa mga qualities ng baka na Indo Brazil na lumalaki talaga ng mga baka. Pangalawa is yung haba ng katawan niya, tamang tama para sa isang babaeng baka. Pangatlo ay yung mga paa niya, malalaki at matataba. Simula nung hinawakan ko tong baka na to ay lapit na siya ng lapit sa akin. Siguro nagustuhan niya yung hinahaplos siya. Ito namang bisiro na to, nanunuwag. Lalaki siya siguro, mga nasa, wala pa tong 3 months. Makikita natin sa itsura nito na malahing baka ito, mula sa malaking tenga, malalaking mga paa, at ang ganda ng katawan. Makikita natin na lumalapit na naman sa akin si Kulit. Ito yung baka na hinahawakan ko kanina. Siguro natandaan niya yung paghaplos ko sa kanya. Sa mahigit 50 heads na mga bakang ito, apat yung tauhan ni Kaado na nag-aalaga sa mga baka. Sila nagpapakain at nagpapainom, nagmo-monitor kung
may mga nganak binabantay nila, at kung sakaling may sakit, sila na din ang nagtuturok at nagpapainom ng gamot. Okay, Kaado, sa pagbibigay niyo sa akin. Hey.